Yeah. Welcome back sa aking munting channel sa YouTube. Welcome, and I am Anakin Skytalker. At syempre, simulan muna natin ang ating disclaimer. Wala pong binibenta dito sa YouTube page na ito. There's no selling of drugs. All of this are just for educational purposes, okay? Muli. Wala pong ibinibenta dito, alright? Walang ibinibenta dito. Ito po ay para sa knowledge ng mga ibang taong hindi alam. At syempre, ito lang po ang aking YouTube channel, Anakin Skytalker. At ang Facebook ko, yung main account ko is naka-ban ngayon kasi may nag-report sa akin. So, pwede nyo akong i-add dito, dyan. At pwede kayo mag-PM sa akin ng mga katanungan, tips. Kung hindi ko man kayo masagot, ay pasensya na dahil marami nag-PM sa akin. Okay, nakaka-receive ako ng at least 20 to 50 messages a day. At hindi ko naman kayang sagutin lahat yun. Alright? And I hope you guys are okay. Happy New Year. Sana walang naputukan sa inyo. Sana may naputukan sa inyo. Kasi hindi. Pero walang naputukan. Walang na-disgrasya from stray bullets. At sana sagana ang pagsalubong ng bagong taon at sa mga darating pang mga araw. Okay? So. Ang ating topic for today is matagal ko nang gustong gawin to eh. Nagpapahappy ako sa mga ibang videos ko with regards to the street terminologies, no? Pagdating sa marijuana o sa cannabis o sa chonky, di ba? So, tatalakayin natin kung ano yung mga pagkakaiba at kung ano talaga yung tawag, no? At itatackle din natin yung iba't ibang lugar na pinanggagalingan ng mga local cannabis dito lang muna sa Luzon, alright? At syempre, unahin na natin ang pinaka-tampulan ng pag-uusap ay yung stocks o yung iba tawag stoke, no? Well, the difference is, number one, ito yung stocks. At ito, pakibasa to, no? Yan po ay sanga ng puno. Yung spelling, STALKS. So, babasahin ko. Ang stock o stock, kung bibig kasing, it is the main stem of a herbaceous plant. Okay, kahit na anong halaman, puno, no, tangkay, kaya tinawag na stock. Okay? Ito namang terminology nito, stock o bricks, is just identifiers. Okay? Identifiers, which means na ito ba ay may tangkay pa o ito ay nakapress na. So, with regards to the bricks or broke or tampered, I will tackle that later. I'll just finish this one. So, this one is stock. Spelling STALKS kung plural. Stock kung hindi plural, kung singular. No? Ito po ang tamang termino. Hindi po stoke. Okay? STOKED. Hindi ito. Basahin nyo to. Ang meaning ng STOKED, papaklihin ko na, excitement. Alright? Ayan, no? Excited or euphoric. So, pag sinabi mong stoke, excited ka, di ba? Hindi to identify the product na ibababa mo o inangkat mo kung ito ba ay stocks or ito ba ay bricks, no? So, number one, to address the terminology, ang correct ay yung stocks. Yung spelling na STALK or S kung plural. So, kaya naman stocks ang tinatawag kasi pag binaba na siya, na nakabalot, maraming sanga, maraming tangkay. So, ang tinatawag natin ay stocks kumpara sa bricks na nakapress, okay? So, ang number one na terminology, stocks, ang correct dyan ay STALKS. Alright? So, sunod. Number two. Ito yung syempre, sikat din to, bloke, bricks, o tampered. Ang tawag nung mga 80s, nung nag-start ako mag-smoke. So, bloke, or bloke. Pag English, ang basa mo dyan, bloke, ang tawag naman dito ay male, no, lalaki, or tropa, dyan sa England, or sa Europe. At, ang bloke na to, ay termino ng Tagalog kasi ito, bloke, kasi naka-bloke siya, naka-brick. Kung bakit yung brick, English, alam mo ba yung brick, yung parang hollow block, o yung red brick,
Kasi nga naka-press nga siya or tampered. Diba? Kaya bloke ang tawag o bricks ang tawag o tampered. Sa tatlong ito, bloke, bricks o tampered, ay tama naman to. No, wala namang diferensya siya. Once again, yung stock tsaka bloke is just identifiers. Identifiers if this is a plant with stalks or ito ay plant na pressed na or naka-bloke na o naka-bricks na. Okay? The quality depends on the age of the plant. The plant should be at least full grown or fully grown before you harvest. No? Kasi ngayon, marami tayong mga 2 joints jejemons na mga fanboys niya, ano, mga Omar Baliw o ni anuman, ni Bugwina Koy-Koy, ay pinapalaganap itong stalks, S-T-O-K-E. Hindi naman tama yan, no? So ito ay ina-address natin para maging tama ang paggamit niyo ng terminology. Stalks and bricks or bloke or tampered are just identifiers, no? Hindi lang naman sa Kalinga nang gagaling ang early. Meron ding early dyan sa Bulacan. Sa Benguet o sa Kibungan o sa Kapangan. Diba? The plant or yung THC content niya o yung amats niya ay nagde-derive or nagbe-base dun sa edad. Nung halaman, hindi dahon, ha? Nung bulaklak. Kasi pag sinabi natin early harvest, ito mostly ay just fan leaves. Magkaibang fan leaves, magkaibang sugar leaves. Ilalagay ko yung link sa baba. Pwede nyo panoorin yung isang video. Then, yan ay pinakita ko dyan, tinakal ko dyan yung differences ng fan leaves at ng sugar leaves. Okay? So, malinaw ba tayo dyan? One, stalk, S-T-A-L-K-S. Pangalawa, yung blocky, bricks, or tampered. That is the correct terminology. State terminology sa Pilipinas lang. Okay? Number 3. Ito yung ano? PSG. Hindi ito yung ano, ha, Presidential Security Guard, ha, na nagpabakuna ng Sinovac. Hindi yun. Ito ay termino na nabuo nung 80s din to, no, PSG, pansariling gamit. Pero nung panahon na to, narinig ko to dun sa mga meth head. Ah, PSG ko na lang to, pare. Diba? Pero in general, pwede mo naman gamitin kahit saan yan, kahit sa soft drinks, kahit sa kanin, o kahit sa laruan, o kahit sa betchin. Kasi pansariling gamit is a general word. So PSG ginagamit lang natin to advise other stoners or friends na yung stash mo ay pang PSG mo na lang, pansariling gamit na lang. So nothing special, yun na po yan mismo. Alright? So PSG, pansariling gamit, street terminology, that is correct. Number 4, isa to sa mga mainit na pinag-uusapan din lagi, lalo na ng mga seller na ina-identify yung kanilang stash as Baguio Gold. Okay, Baguio Gold, Baguio Gold. Saan ba nagpunta, nagsimula ang terminong Baguio Gold? Ito po yung 1970s. Dahil mostly lahat po ng cannabis o marijuana ay nanggagaling pa sa Baguio. That's the time na hindi pa ganun ka-populated ang Baguio. So marami nang tatarim doon. Hence, tinatawag nilang Baguio Gold, which is brownie na medyo masugary leaves yung Baguio Gold. At hindi siya katulad ng Kibungan. Kasi itong mga batang uhugi na ito, yung mga Jeje Stoners, akala na yung Kibungan, yun yung Baguio Gold, which is napakamali. Mas maganda ang Kibungan kesa sa Baguio Gold. Baguio Gold ay kamukha ng Kalinga. Linawin ko lang. Inabot ko yan 80s. Alright? So, walang Baguio Gold. Wala nang Baguio Gold. Meron mang mangilan nila siguro. Hindi na. Hindi, may bibilang mo lang sa isang kamay. Dahil nakakuha pa ako niyan from our farmer friend sa Baguio naka-base. Binigyan niya ako 2 years ago. Nagko-cultivate lang siya ng few plants. Kinokontrol niya yung pagtatanim ng Baguio Gold strain, local strain. No? At yung mga buto na yun ay galing pa sa kanya mga tatay at lolo noong 1960s pa. No? And shout out to my brother there, Jeff. Mabuhay ka, brother. And. So, number 4, Baguio Gold. Wala nang Baguio Gold. So, mostly yung mga kilala ko ay pang PSG na lang nila yung mga tinatanim ng Baguio Gold. And Baguio Gold is not Kibungan. Alright? And number 5, syempre, ito. Ang number 5 na tatalakayin natin is yung pangalan ng mga local strains. Alam mo, let me tell you a story. A few years back, me and my good friend,
Buzz Lightyear. Ay gusto namin ma-identify kung saan galing yung mga nakukuha naming stash na inaangkat namin. So, nagkaroon na ako ng idea na pangalanan namin base dun sa lugar. Hence, coming up with Kibungan, Kapangan, Buskalan, and Lokong. So, hindi naman ito ginagamit a few years back. So, kami lang, proudly, kami na nag-coin or nag-start na tawagin itong mga local strains na galing dun sa lugar nila ng pangalan ng lugar nila. So, natapos na dumaan ng maraming tao, nagkaroon ng maraming grupo, online selling, Cannabis Philippines Classified Ads, admin ako ron. Nag-start yan 5-6 years ago. Ang unang-unang online selling ng cannabis accessories, t-shirts, edibles, and stuff. Nagsimula lang yan. Nagsimula ang PIDEA, CHAPI, and pinahuntingin, hulihin yung mga nag-online selling. So, nakakalungkot dahil wala naman tayong talagang ginagawang masama. Although maraming scammer dyan pagdating sa online selling, so dapat kayo ay aware, okay? Dapat sa malakas lang kayo nakakapit. Anyways, so number 5, yun yung local names ng local strains. Ginawa namin to a few years ago to identify kung saan gumagaling yung mga stash na naibababa sa Maynila. Okay? Number 6, ito pa isa. Yung pump at saka puff. Diba, papump naman ako, pare. Papump naman. Pump. Ano bang pump? Diba? Pump ng hangin. Ano yung puff? Puff ng hangin o ng smoke or ng joint. So, technically, they are almost the same. But we don't use pump talaga. No? Papump. Ano yung papump? Hanginan kita, gano'n? Diba? Ang straight, kahit nung bata pa ako, puff talaga ang ginagamit. P-U-F-F. Papuff naman. Kahit sa Yossi, papuff naman, pre. Diba? Papuff. So, hindi ko masabi, but number 6, pump and puff, they are almost the same, but they are different. Alright? Almost the same, but they are different. But I prefer using puff. Just to be grammatically correct. Diba? Puff, P-U-F-F. Instead of pump, P-U-M-P. No? So number 6, pump and puff. So number 7, ito ay isa rin sa pinag-uusapan. Ang tus, ang salitang tus, or ang salitang T-U-S. Diba? Yan ang ano eh, yan ang isa sa mga street terminology na maraming pinagagamitan. Pag sinabing tus ay delikado or sa street terminology or delicates. Diba? Delikado. Pag sabi, uy, pre, natus si ano? Si, sino ba to? Sino ba yung natus? Si Samara, Bogsami. Diba? Natus si Bogsami. Natus, ibig sabihin, nahuli. So, delikado. Pwede rin naman sabihin niya na, wag, tus yan. Ibig sabihin, delikado yung tao na yun para sa ating mga stoner. So, tus. Saan ba nagsimula ang tus? Ang tus, ewan ko ha, pero back in the day, wala namang 80s, early 90s, wala namang ganyan. Pero, nilabas yung pelikula noong 1995 na pinagbibidahan ni Benicio del Toro, ni Kevin Spacey at iba pa, yung The Usual Suspects. So, tus. Eh, ang tus naman talaga means The Usual Suspect. So, siguro, itong mga stoner geniuses natin ay nagamit na, no? Yung word or terminology na tus kapag mayroong something dangerous para sa mga kapwa nating stoner. So hence, they coined the word tus. Sa Pilipinas, ginagamit natin yan if we sense danger or if someone got caught. Tus. So number 7 is tus. Once again, yan po ay na-coin noong mid-90s. And last but not the least, ito ang maraming, kumbaga, hindi pa alam ng maraming stoner. Kasi, syempre, sa hirap ng buhay ngayon at ang mga tao ay umiiwas madali o matus. So, we have come up to another process. So, siguro as early as 2016, nung nag-start ako mag-dead drop nun. So, ano ba yung dead drop? Ang dead drop, actually, is a, paano ba to?
is a process, no? In other words, it's a coordinated handoff or giving an item agreed upon a hiding spot. Kumbaga, oh pare, dito mo ilagay ha. Hadaan ako na lamang yung hapon. Dapat kayong dalawa na nakakaalam. O ngayon, ang terminong ito ay ginagamit sa transaction online. Para syempre, wala nang meet up in person. Safety dun sa buyer, safety dun sa seller. So, ang ginagawa ni seller, detrap niya in some particular place and then sasabihin niya kay buyer na nandun yung stash. So, yun ang dead drop. No? Safe way to transact online. Pero syempre, there are miscalculations sometimes. So, kung sino man ang gumagawa nito, I wish you the best. Sana pag-isipan mo lagi kung paano ang proseso niyan. Alright? So, muli, balikan natin kung ano yung mga natakel natin sa street terminology, yung stock and stoke differences. Yung number 2, bloke, bricks, at tampered. Number 3, yung PSG. Number 4, yung Baguio Gold. Number 5, yung kibungan, kapangan, buskalan, lokong, or yung place identifier. Okay? Number 6, pump and puff. Number 7, yung the word tus. At number 8, yung prosesong dead drop. Okay? Sana may natutunan kayo sa ating munting video. Pero bago ang lahat, syempre, shoutout muna sa mga taga-subaybay natin dyan, dito sa ating Facebook channel. Kay Walang Basagan, kay May Devilier, kay Juan Ponce Enrile, mag-jowa yata at nabot, nagsasagutan siguro sa isang video ko eh. Kay Jeff Ureta at kay Mabuhay. And may tanong galing kay Clark Gilier Francis. Ang tanong niya is, ayahuasca? Actually, DMT is not ayahuasca. This is the answer on my previous video. Magkaiba sila eh. So, psychedelics and shrooms. Psychedelics ay under niya ang ayahuasca, shrooms, LSD, DMT, o yung at yung iba pang substances, for example, yung toad, or yung ketamine, o ano man pa yung psychedelics na yan. MDO5, kung ano ba. Yan ay under sa psychedelics. But, iba-iba po ang effect niyan. So, ang DMT iba, ang shrooms iba, iba rin ang LSD. Alright? So, iba rin ang ayahuasca. Might be the same. But they are different. Okay? So, well, hanggang sa muli, maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa patuloy na nanonood. Sana ikalat nyo yung ating videos. At hindi naman ako monetize pa, so wala naman ako nakukuha rito at hindi ko naman din kailangan ng pera. Kung sakali man na ma-monetize ako, ay itutulong na lang natin to sa less fortunates natin mga kapwa Pilipino, ng mga homeless. Kung sakali man, at sana panoorin nyo pa yon dahil wala kang nanonood eh. Kasi yung iba, minamonitor ko, pinapanood lang nila yung konting content. So, hindi naman ito nakaka-boring, papakinggan mo lang. At para din to sa inyong kaalaman, okay? Hanggang sa muli, lagi kayong mag-iingat, huwag magsisilbi sa labas, huwag makikipag-transact online. Kung DNN2S members, yes, binubuhat ko sa sariling bangko namin. Kung DNN2S member, huwag kayong makikipag-transact. Dahil syempre, puron kayo sa stop or sa scam. Hanggang sa muli, maraming salamat po, mabuhay kayong lahat, maraming salamat sa pakikinig. Ako po, nag-iisang anak yung Skystalker. Bitch! Nega!